Good day. Design tayo ng cabinet. Ihang natin sa existing drywall. Kailangan natin ihang sa wall yung meron tayong prefabricated cabinet. Binili natin na manufactured na siya, na fabricate na siya. And then kakabit natin sa existing wall. Ang bibigay ko sa inyo yung example o yung pagkakabitan natin, kahoy siya, drywall. Pwede rin natin gamitin hollow blocks kung hollow blocks yung existing wall na pagsasabitan natin. Dito sa example, makita nyo, meron akong drawing, ano? Sabi ko rito, 3 panels. Yung dimension ng cabinet ko, makikita nyo rito, 800 yung width. Tatlong panel, ito yung pintuan, makikita nyo rito sa symbol, yan yung pintuan ng cabinet. And then yung mga red na natatanaw nyo na yan, imaginary, yan yung fastener natin. Diyan natin ilalagay yung mga screw. Kung saan natin i-drill the existing wall. Ang height ng cabinet na in-assume natin is 1,000 mm. And then yung per panel is 800 mm. Meron nga tayong tatlo. Kung titignan nyo rito sa kabilang drawing, ito yung section. Ang thickness ng cabinet is 400 mm. Ano? Yung cross-section. Pag i-draw section nyo siya, ito yung wall. Sabi ko rito, yung wall, existing wall. And then, lalagyan natin siya ng fasteners. May mga fasteners. I-design natin yung fastener. Kailangan na gamitin natin para hindi bumagsak yung cabinet natin. Mabigat yan eh. Plus, natural, meron pa siyang load. Yung ilalagay natin doon sa cabinet. Hindi naman yung self-weight lang ng cabinet na yun. Lalagyan din natin siya ng mga proposed loads. Dito makita natin, no? Sabi ko, weight computation. Ito, para mabilis gamitin, ano? Naglagay na ako rito ng factor. Sabi ko, cabinet weight, kilograms per square meter. Kung alam nyo yung area, depende sa size ng cabinet niyo, multiply mo ng dimension. Dito, nilagay ko 2.4. Bakit siya naging 2.4? Dahil tatlong panel nga siya. 8 times 3 is 24. Kaya 2.4 meters by 1 meter. Yung taas niya, multiply by 100 kilograms. Ang nakuha natin is 240 kilograms para dito sa example na ipinepresent ko sa inyo. Proposed load, nilagay ko is 20 kilograms per square meter. Kung meron tayong tatlong panel, multiplied by 3, kaya meron akong 60 kilograms. Total weight is 300 kilograms. Kinonvert natin siya into kilonewton dahil yun yung procedures. Nakuha ko is 2.94 kilonewton total, including yung proposed load. Next, sabi ko rito, loads to be carried by fasteners. Ito yung importante. Kinuha muna natin yung total weight para nga i-design natin yung number of fasteners pati yung sizes. Ano ba yung condition? Kung i-analyze natin, ano? Pag tinignan nyo itong drawing ko, yung elevation, nakikita nyo, tsaka yung section. Sabi ko rito, shear, 2.94 kilonewton. Ito yung weight, yung total weight. 2.94 kilonewton. Yan yung total weight doon ating proposed cabinet, including yung load. And then, meron siyang moment. Bakit nagkaroon ng moment? Yung total weight, kung i-figure out ninyo, no? Meron tayo dito ng cross-section. Yung total weight na yan, yung 2.94, nandiyan dito. Assume na nasa gitna siya, tumatakbo. Imaginary, nandiyan siya sa gitna. Kung ang thickness ng cabinet natin is 400, meron siyang moment mula rito. Ang ticks natin, nandiyan dito sa wall. Meron tayo ditong eccentricity, yung kalahati ng 400. Kaya meron tayong 2.94 multiply by 0.4 divide by 2, yung lever arm, para makuha natin yung moment, which is 0.58 kilonewton meter. Kailangan kasi natin makuha yung tension. Kasi baka mabunot siya dahil meron siyang moment eh. Ang imaginary reaction niya, kung meron akong nilagay ditong apat na fastener, assumption lang muna, no? Meron tayong apat na fastener. I-deploy natin dito sa height ng cabinet. Meron ako ditong apat. So, ilalagay ko dito yung reaction. Tensile, itong isa, compression. Sa compression, walang problema kasi patulak siya. Ito ang kailangan natin, yung tension. Yan ang i-design natin. Kaya T equals 0.58, no? Kilonewton meter divided by 0.6. Saan ko nakuha yung 0.6? Yung couple, ito, pag pinroject natin dito,
At saka yon equals 0.6 meters. Bakit naging 0.6? Kung ito 1 meter, naglagay tayo ng fastener dito. Natural, hindi naman natin isasagad doon. Meron tayong offset na 0.2 and another 0.2 dito sa baba. Kaya 0.2 plus 0.2 is 0.4. 1 meter minus 0.4 is 0.6 meters. Ito yun. Yun yung couple, ano? Yung 0.6. So, T equals 0.58. Ito. Divide by 0.6 equals 0.96 kilonewton tension. Ayan, lagyan natin, no? T. Tension. Hinahatak siya. Hinahatak. Hinahatak. Mabubunot siya. Kung hindi sufficient yung design natin ng bolt, yung size, at saka yung penetration, at yung diameter ng bolt, may tendency mabunot yung cabinet natin. Sabi ko rito, trial fastener size. Gagamitin ko lug screw. Trial muna, no? Diameter 6, ang gagamitin ko by 50 mm long. Yung 6 mm diameter na lug screw, ang haba niya 50 mm. Properties, ito yung properties ng lug screw natin. Tensile resistance equals 0.93 kilonewton per screw. Shearing resistance equals 0.48 kilonewton per screw. Ito, importante, no? Makikita natin to sa... Pwede nyo itong i-search sa Google. Ang NSCP, meron tayong mga information na makukuha dyan. Pwede nating makompute individually, o pwede nating i-size. Kunyari, mas maliit dito o mas malaki dito yung screw mo. Pwede mo siyang i-design. Gamitin natin, check natin sa NSCP. May mga table tayo dyan. So, sabi ko, calculate required number of screw. Meron tayong check, ano, by tensile. Yung isa naman, by shear. Yung shear, parang yung, kung ibabalik ko yung drawing kanina, ang tendency niya bumaba. Kung bababa siya, ang tendency, putulin niya yung cross-section ng bolt. Kaya kailangan natin siyang i-check sa dalawa, by tension, at yung isa naman, by shear. Sa tension, 0.96 kilonewton to, no? Kilonewton. Ito yung ating ultimate tensile force, yung gumahatak sa kanya. Ito yung resistance niya, 0.93 kilonewton per screw. Sa tension, ang inihingi niya, isa lang. Sapat na raw yun. Hindi na siya mapuputol. Dahil malakas yung screw sa tension. By shear, NV equals 2.94. Ito naman yung total shear, yung total weight. Kung naalala nyo, ano, yung drawing ko kanina, 2.94 kilonewton. Divide by 0.48 kilonewton, yung resistance niya sa shearing per screw, equals 6.25 pieces. Okay po? So, dito makikita ninyo, ano, ang magpe-fail, yung shear, maaari siyang maputol. Hindi siya mabubuno, hindi siya mapuputol pahaba. Kung hindi mapuputol siya, along cross-section ng bolt. So, hinihingi niya para ma-resist niya yung total weight is 6.25 pieces. Although, wala naman 6.25, pwede natin siyang i-round off doon sa much higher number of pieces. Ngayon, ito yung isa pa. No? Ito pa yung isang scenario. No? Although, na-resist mo, no? Na-design mo yung required diameter against tension, na required number of pieces against shear, yun nga, yung inihingi sa atin, 6.25, siya yung nag-overburn. Pero kailangan natin i-check to. Ano itong isa? Sabi niya, check against pull-out resistance. No? Pull-out resistance. Kaya nga nung bot. Pero ang tanong, sa pinagkapitan niya, sa pinagbarenahan niya sa loob, sa existing wall, baka babunot. Baka babunot, baka bumigay yung kahoy. Baka bitawan siya. No? Kaya meron siyang hinihingi nitong isang checking. Sabi niya, pull out resistance from existing wooden drywall. Kuha po ninyo. Dalawang klase. Posibleng kung ang existing wall is hollow blocks or drywall. But itong sample na ibinibigay ko sa inyo is drywall. No? Sa kahoy natin siya i-check. Kasi mas mahina ang kahoy. In case na ginamit natin kahoy, ito ang gagamitin natin procedures. Sabi ko rito, group 3 wood species. Assumption natin dito is hindi yung hardwood. Kunyari, yung drywall partition ang ginamit nating wood sa loob. Nasa group 3, yung mga tinatawag dating mga lawaan, yung mga mahogany, nasa group 3 po yan. Ano?
ang resistance niya sa pull out, pag hinatak mo siya, nagbarena ka sa kanya na 25 mm ang lalim ng penetration with 6 mm diameter bolt. Ito yung resistance niya, 210 newton. Yan yung resistance nung kahoy, hinahawakan yung bolt na 6 mm diameter. Kung ang penetration niya is 25 mm doon sa kahoy na ginagamit nga natin na type ng kahoy yung nasa group 3, yung lawaan, for example, ano, lawaan or mahogany, yung binibigyan natin example, hindi yung hardwood. Kasi mas tumitigas ang kahoy, mas nagiging dense, mas tumataas ang resistance niya sa pull-out. Sana po na nakukuha, ano, susundan ninyo. Ngayon, ma-design natin kung ilan ang required number as per above specification. Ano yung above specification nito? Yung pull-out resistance niya, no? 210 newton. So, required number N equals 0.96 kilonewton. Ito pa rin, yung gagamitin pa rin natin, no? Yung tensile requirement niya, 0.96 kilonewton, nilagay natin dito, divide by 0.210. Ito yon. Kinonvert lang natin sa kilonewton, sa kilonewton, no? Kaya, 0.96 divided by 0.21 equals 4.57 pieces ang requirement niya. Ano napansin ninyo? Hindi bibigay yung, hindi mabubunot. Hindi mabubunot yung binarena, yung kinabit nating tornilyo. Kung ang penetration niya is 25 mm, pwede nating mas liman, pero wag bababaw sa 25 mm. Ang hinihingi niya is only 4.57. So, pwede natin sabihin 5 pieces lang, safe na siya, hindi na siya mabubunot. Pero ang hinihingi ng shear is 6.25 pieces. Kung i-detail natin, ang mag-govern sa kanya, itong number of pieces na sinabi ng shear, na hinihingi ng shear. Kasi sa tension, para hindi maputol yung tornilyo natin, isang piraso lang kaya na niya. Kaya ang gagamitin natin, 6.25 pieces instead of 4.57. So, ang gagawin natin, no, babalikan ko yung drawing, ano? Ito gagamitin natin, yung 6.25 pieces. Ang hinihingi sa atin kanina, 6.25 pieces. Ito yung frame natin. Kung tatanggalin natin yung cabinet, makikita natin yung mga red, yung sabi ko kanina, yan yung kahoy natin, ano? Sabihin natin, 4x1, or dyan natin ipapako, dyan natin i-screw yung design ng natin na bolt. Ang hinihingi niya is 6.25. Let's say maglagay tayo ng isa rito. 1, 2, 3, 4, ano? 5, 6, 7, 8. Doon lang, pasado na tayo. Dahil hinihingi niya is 6.25 lang. Lagyan na rin natin ang isa pa rito sa gitna. 1, 2, 3, 4. Okay po? 4 times 3 is 12 pieces. Ang kailangan natin na lug screw is 12 pieces, 6 mm diameter by 50 mm by 50 mm long. Long, ano po? Yan yung kailangan natin para makaya niya, para mabuhat niya ng safe cabinet. Nagustuhan niyo yung ating topic. Simple lang pero importante kasi hindi natin pwede hulaan natin kung ilan ang safe number of fasteners para hindi babagsak yung ating cabinet kung ikakabit natin sa existing wall. Maalala ko pala kung nyari yung isang scenario kung hindi siya drywall, hollow blocks. Yung ginamit natin kanina is 210, ano, yung pull-out resistance ng kahoy, yung group 3 species na kahoy. Kung ang gagamitin ninyo ay hollow blocks, yung existing hollow blocks. Pagka hollow blocks, pwede ninyong gamitin 800 newton instead of 210 newtons na ginamit natin dito kasi kahoy itong ginamit natin. Pero kung ang gagamitin natin, hollow blocks, again, ano po, mas malakas kasi ang hollow blocks dahil syempre concrete siya. Meron siyang mortar sa loob. Gamitin ninyong resistance is 800 newtons. Salamat po at kita tayo ulit sa susunod. God bless.